Hi, Power mga ka-WeRPa Peets. Meron tayo ngayong experiment, pero bago yan, mag-shoutout muna ako kina Sian, Ray Bear, Manny Manalo, Ben Hiron, at sa mga admin and member ng Pinoy Electronics Power Amplifier Design, pati na rin sa Sakura Concert Group user, no? Sa mga concert user group natin. Shoutout sa inyong lahat at salamat sa suporta. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga video. At huwag din kalimutang i-click ang bell button para lagi kayong maano. At huwag din kalimutan i-click ang bell button para lagi kayong ma-notify. At doon naman sa ating Facebook page, mag-like, follow, and share sa ating mga ka-WeRPa Peets na iba dyan. So, eto yung ating experiment. Mga ka-WeRPa Peets, susubukan natin ngayon gumawa ng ating mini generator sa pamamagitan ng ating speaker. So, i-experiment natin. Gagamit tayo ng bariak. And then, meron din tayong speaker na 18 inches na ang model ay Pro 1860. Yung crown na 1860. So gagamitin natin, merong speaker 1 and then speaker 2. And then after nyan, meron na lang tayong step up transformer na 28 volts ang input to 220. And then meron tayong load. So susubukan natin kung ano ba yung mangyayari dito sa ating speaker. So basically, gagamit lang tayo ng bariak para pagalawin yung speaker. Pero ang ano natin dyan, ang purpose talaga natin is kung paano tayo makakaproduce ng kuryente sa pamamagitan ng speaker. So yun yung magiging palaisipan sa atin sa bandang huli ng ating experiment. Tignan natin mga ka-WeRPa Peets. Okay guys, ito yung ating 220 volts outlet natin. And then ito yung plug ng bariak natin na may nakalagay ditong maximum capacity of 1000 volt ampere. Ito yung kanyang output ng bariak. And then coil ng ating isang 1860. Ayan, so walang ibang wire na nakakonekta dyan, kundi tauban lang sila front to front. And then yung output ng gagamitin natin, so ganun din, Pro 1860 na crown. Meron tayong step up, yung McDonald's natin na transformer. And then meron tayong voltmeter, digital voltmeter, papunta sa ating load. Ayan, so may LED light tayo na load. Okay, so simulan na natin. Ayan, so makikita dito yung ating ano, ating power supply. Okay, tingnan natin. Ayan, nagahaming na. Meron na tayong 33 volts AC. Tuloy lang natin. Ayan. Sa 57, makikita nyo na kurap na yung ilaw. 70, habang tinataas ko yung voltahe. Ayan, o. Nakikita nyo, tuwing nakurap, nag-iiba rin yung tunog ng speaker. So, parang tunog talaga ng generator. So, taas pa natin yung bariak. Ayan, stable na siya. So, umilaw na yung ating load. So, nakaset pa lang tayo sa mga 23 volts AC yung in-input natin dito. Ayan, so makikita nyo may stable output tayo na 65 volts. Okay, so ngayon ipapakita natin, iaangat natin yung ating ano, ating speaker kung ano mangyayari. Ayan, iaangat natin guys. Kumakalog. Baka malaglag. Iaangat ko. Ayan o. So, nawala yung ilaw. Pag isinak ko uli, nabalik.
bahala na kayo kung anong aparato ang gagamitin natin or mechanical na makakapagpagalaw dito sa speaker para makagawa tayo ng dynamo. Kasi itong ginamit natin sa ilalim for demo purpose natin na makita natin na kaya mag-produce at magpailaw or magpagana ng electrical equipment yung sang speaker. Guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at mai-apply natin sa pang-araw-araw nating buhay. Salamat.